Hello, magandang magandang umaga po. What's up? Sir, ma'am, dito na naman po tayo. Umpisa na po natin ang magandang umaga uli. Yan, narito na po yung aking mga buddy. Ang aking mga best friend. Yan, dalawa po sila. Umpisa na po natin sa umaga. Sana'y pagpalain tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw nating ginagawa. Sa buong maghapon na to. Gabayan po sana tayo ng Panginoon. Okay, guys. Come on, boys. Ito po, umpisa na natin ang ating umaga sa masayang buhay. Kailangan palagi tayong masaya. Pag-isip mo pa lang sa umaga, nakismile na tayo. Ito na po. Pasensya po sa aking mga videos na ay talagang natural na gawa lang. Walang artificial. Walang edit-edit. At walang cut sa mga mali. Ano man ang mali, pagpasensya nyo po. Yan. Ang gagawin ko ngayon, edi mag-carwash. Tara. Palitan ko po yung bagong license, karerenyo lang ng Maserati ng amo ko kahapon. Ilalagay ko ngayon to sa windscreen. Ibang sistema, ibang sistema po sa Hong Kong ang mga registration ng mga kotse. Sa Pilipinas, kasama sa plate number, manonotice mo kung na-renew yung registration ng isang sasakyan. Pero sa Hong Kong, nakakabit yan sa windshield. Yan, pag ang pulis, titiketan ka, yan ang titingnan niya. Hindi lang sa plate number ng sasakyan. So ngayon, magkakarwas muna ako. Anuin nyo ako. Anong ibig ko sabihin? Anong anuin? Meron ba yun? Aboy? Pasensya na po. Kaya tulad ng sinabi ko, natural mistake, di na erase. So, pasensya lang po. Nawa eh, maintindihan nyo po ang mga ginagawa ko. Si-share ko lang sa inyo. Come on, boy. Mm-hmm.
Paglilinis ng sasakyan, iisa lang naman ng way, lahat ganito, ganyan. Dalaw akong alaga o, nandun sa ano, galayo. Sana wag po kayong maboring. Mag-golf yung amo ko ngayon. Yeah, dadali niya yung Maserati. Itong Maserati na to, itong sasakyan na to, tiyempo noon dumating yung mga pamangking ko dito sa Hong Kong. 5 araw pa lang to, nasakyan na nila. Kaya yung pamangkin ko, dream car daw niya, Maserati. Sabi ko naman sa kanya, so pagbutihan mo ang pag-aaral mo, at least bata ka pa, may dream car ka na. Pero pag hindi ka nag-aral, hindi mo makukuha ang dream car mo, sabi ko sa kanya. So para naman pinagbubutihan niya ang pag-aaral niya. Masarap daw sakyan kasi nasakyan nila noon, malayo ang biyahe namin, dala namin to, kaya yung experience na yon ay nagdala rin ng pangarap sa pamangking ko. Ngayon binatilyo na, binata na pala. Kaya lang pala, ang problema sa mga bata ngayon, ewan ko bakit ang tatamad nila. Gusto nila palagi naka-cellphone na lang, nag-games. Ang may papayo ko sa mga kabataan ngayon, sana makatulong kayo sa inyong mga magulang. Kasi pag wala na kami, hindi namin alam kung anong kinabukasan nyo. Kaya kailangan magpursige sa pag-aaral. Hindi katulad ko, di nag-aaral. Hanggang ganun lang ang ginagawa ko. Driver, katulong, gardener, lahat. Kursahan, dahil hindi ka nag-aral. Pero pag nag-aral ka, naku. Tumpa ang sayang buhay mo. Kasi ito nga, Joe, pag naka-front camera siya, sabi nga ng mga vlogger, yung microphone niya, medyo mahina ang kuha. Isa lang po, bibilisan ko lang, mabilisan lang naman ang paglilinis ng kotse.
gamit itong mahiwagang punas. Kailangan sa pagtatrabaho pala, ano mang hirap ang ating ginagawa, kailangan gawin nating libangan. Masaya tayo sa ating ginagawa. Huwag natin sabing mahirap. Kasi kailangan gawin natin na maluwag sa ating kalooban para sa ganun, hindi tayo maghihirap. Ano mang persahan man natin ginagawa, daan-daan lang. Huwag mong persahin, duduguin. Ganito talaga pag hindi ka nag-aral yan. Alam niyo po, kahit hindi ako nag-aral, may nakapagsasabi sa akin na professional ako. Sabi nga nung amo ko nung American yun, sabi niya sa akin, "Henry, you are a very professional driver." So, may nakapagsabi sa akin, professional ako. Driver nga lang. Kasi bilang professional driver, kailangan lahat ng ingat at ang patakaran sa daan, kailangan natin i-apply. Huwag kang gagawa ng violation sa daan. Ang palagi mong ng Hong Kong government, palaging ina-advise. Sabi nila,
makita mo sa naka-advertise sa daan, Hong Kong goal. Ah, zero accident, Hong Kong goal. Zero accident on the road, Hong Kong goal. Yun ang makikita mo palagi. Siyempre yung mga singit-singit hindi naabot ng pampunas ko, so kamain ko. Ginawa akong isang bagay, gusto ko yung satisfy ako. Halimbawa, may nilinis ako. Yung paglingon ko eh, talaga malinis. Ganun po. Ako po kasi hindi ako nag-a-after sa quantity. Para sa akin po, quality is the best. Ganyan po ako maglinis ng sasakyan. Ito pong sasakyan na nga muna to, ang tawag ko Masti. Tapos yun naman yun, yung Mercedes, Mercedes naman ang tawag ko dyan. Sa Honda naman, ang tawag ko doon, Desi.
Kasi Odyssey. Diba nabanggit ko po noon yung mga gitara ko may pangalan? Kasi kahit na bagay lang gusto ko may pangalan. Sana po kayong lahat na maging mga subscriber ko eh magsusubscribe pa lang eh. Gusto ko kayo ang aking kaagapay. Para sa akin ang kaagapay, very meaningful po sa akin ang kaagapay. Kung wala tayong kaagapay, hindi tayo mabubuhay. Kaya gusto ko, kayo po ang aking kaagapay. Katulad ng mga mahal ko sa buhay, sila ang aking kaagapay. Wow, kaagapay. Oh, sandali. Pwede ko po kayo palang tawagan kaagapay. Kung papayag po kayo. Pwede. Paki ano lang po, kung ganunin lang po ako, kung payag kayo na tawagan ko kayo ng, tawagin ko kayo ng kaagapay. Maraming salamat po. Mas maganda nga po pala may tawag ako sa inyo. Kaya mula ngayon, ang tawag ko po sa inyo ay aking mga kaagapay. Practice, ganito po. What's up, mga kaagapay? Di ba? Masarap pakinggan. Sa inyo po, ano bang ibig sabihin ng kaagapay sa inyo? Kung pwede, pwede pong pag-comment kung ang words ng kaagapay eh kung very meaningful at talagang nakakaano po kaagapay para sa akin. Kasi ang kaagapay para sa akin, katuwang mo, katulong mo,
asama mo. Di ba po? Pakiganyan po kung payag kayo. At mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel para paunla rin po natin ang channel ko para marami po tayong matutulungan. Ito pong punas na to, mahiwagang punas. Napakadali lang pong punasan ko ang kotse na yan. Sa 5 minuto, tapos na. Pumbasahan ko na to. 3 taong ko nang ginagamit. Wala pang kasira-sira. Katulad nung sinabi ko sa inyo, mahal ko ang mga gamit ko. Kaya hindi ko sila ginagamit na bara-bara. Mag-enjoy na lang po kayo sa panood sa aking Maserati. Una sa akin. Sa kotse na lang kayo mag-enjoy. Antulin po nito. Pag-apa mo na accelerator, parang ayun ako, maano lang sabihin po. Talagang ang sarap niyang dalhin. Kailangan palaging nakabagal up ka.
sa mga Pilipino palang gustong kumuha ng driving license sa Hong Kong. One day po, magbibigay ako ng driving tutorial sa kalsada kung paano ka pumasa sa actual driving test. Napakadali po. Huwag lang kayo magmadali. Bigyan ko po kayo ng mga tip. Try ko po kung this coming one of this day tatry ko po. Bibigyan ko kayo ng magandang tip kung paano pumasa sa actual driving test. Sa written test po, ang exam dun eh pang elementary. Basta basahin mo lang yung libro na ibibigay sa iyo pag nag-